Guys, hello Capricorn. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Capricorn. Alamin natin ko ano ang messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Ito ay last 2 weeks ng May 2024. So from May 16 hanggang 31, 2024, para to sa lahat ng Capricorn. I hope na makuha mo yung energy, guys. I hope na makuha mo yung mensahe na gustong iparating ng baraha. Okay. Okay, Capricorn. First, 3 cards natin ay number 1, number 2, number 3. So, magkakasunod sila. First card, nakikita natin dito na parang may mga iba sa inyo dyan na hindi nyo alam kung ano yung ginagawa nyo or hindi nyo alam kung ano yung patutunguhan nyo. Parang ganun. Kung saan kayo magsisimula kasi number one to eh. Number two, sinasabi ng barahan na medyo complicated yung mga bagay-bagay sa paligid mo. Parang siguro few years ago, maybe 3 years ago or 2 years ago or 5 years ago, sigurado ka sa kung ano yung gusto mo sa buhay, sigurado ka sa kung ano yung purpose mo, sigurado ka sa direction mo. But this last 2 weeks ng May, meron ka ditong pakiramdam na bakit kaya biglang na nagbago yung mindset ko? Bakit kaya biglang nasira yung diskarte ko? Saan ba ako nagkamali? Parang ganun. High Priestess of the Earth. Number 3, sinasabi ng baraha sa'yo dito na ang kailangan mo sa ngayon is financial. Diba? Parang ang nakikita ko sa'yo ngayon, mas kailangan mong mag-focus sa yung financial na stability. Yung dito sa mundo, financial, tangible things, material things, earthly things, parang ganun. So, ang nakikita ko, masyado kang nakafocus doon. Achievements, success, or anything na may involved na physical or material things. Yun yung pinaka-focus mo sa ngayon. Okay, tingnan natin dito sa second deck. Okay. Second deck. Number 8, number 12, and number 9. Okay, so dito naman sa second deck natin, mayroon kang 3 cards. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na within the last 2 weeks ng May 2024, mayroong mga mabilis na pangyayari, mabilis na balita, text, call, komunikasyon, or anything na mabilisan siya ang papasok sa buhay mo. Okay, so sinasabi ng baraha sa'yo dito na isang napaka-importanting news or communication or pwedeng decision making ang gagawin mo or doon ka magpo-focus. Okay? And ang balitang ito ay isang napakagandang oportunidad na posibleng i-offer sa'yo sa either scholarship ng anak mo, scholarship ng para sa'yo, or pwedeng trabaho, negosyo, or money, or kano pa man. Okay? And dito naman sa third card, 9 of Michael, yung mga worries mo dito, kasi nag-aalala ka eh, kung saan ka papunta. Saan ba ang direksyon na tinatahak mo? Kasi hindi mo alam. Hindi mo alam kung saan ka papunta. And sinasabi ng baraha, ano man itong mga sleepless nights mo, sayang yung oras eh. Diba? Yung mga pag-aalala mo, yung stress, depression, anxiety, or kano pa man, ay hindi yan makakabuti sa'yo. So, kailangan mong mag-focus sa kung ano yung ginagawa mo sa ngayon.
alisin mo yung feeling of regrets, guilt, or worry. Para magkaroon ka ng peace of mind. And if ever man, through prayers, pwede kang matulungan ng ating Panginoon, ng ating angels, archangels, guides, sa mga pinagdadaanan. Capricorn, magician, sinasabi ng Baraha yun, if ever man marami kayong mga inaalala sa buhay, hindi nyo alam kung saan kayo papunta, hindi nyo alam yung direksyon na tinatahak nyo, or kung ano man tong mga negative emotion, pagdududa, or kung ano pa man na nararamdaman nyo, sinasabi ng Baraha, huwag kang mag-alala. Everything happens for a reason. Lahat ng minamanifest mo, makukuha mo kung hindi ka susuko. And kung pagtatrabahuhan mo talaga. Okay? So, yun. Next card is Four of Swords. So, if ever man naghahanap ka ng peace and harmony, pagod ka na, like, ang dami-dami mong mga issues sa buhay, kailangan mo ng balance sa relationship, kailangan mong balance sa pera, kailangan mong balance sa kung ano-ano pa, sinasabi ng Baraha sa'yo dito na huwag kang mag-alala, Capricorn, kasi may magic na darating sa'yo. So, ibig sabihin yan, isang unexpected happenings, isang unexpected result, yun na nga, isang mabilisan siya na opportunity na pwedeng papasok sa buhay mo, na pwedeng magdala sa'yo ng peace and harmony, balance, sa usaping relationship and especially sa money. Yung mga bagay-bagay na nagbibigay sa'yo ng pag-aalala, pagod, inis, galit, or kung ano pa man, ay posibleng ma-resolve mo yan sa katapusan ng May 2024. Okay? Yung confusion mo din, yung hindi mo alam paano yung gagawin mo, nakikita natin dito na posibleng magiging balance yan. May mga bago dito. It's either new work, new business, new source ng income, travel, movement, choices, decision, or kano pa man. So, marami kang, kumbaga, offers ng opportunity. Nasa'yo lang yon kung tatanggapin mo, or nasa'yo lang yon kung ano ang gusto mo talagang mangyari. Kasi may pagkakataon ka dito na makaalis sa sitwasyon. May pag-asa ka sa sitwasyon na hindi mo gusto. Okay? Kulang sa pera, kulang sa information, mahirap yung pinagdadaanan mong emosyonal, huwag kang mag-alala kasi may darating na swerte sa'yo. Okay? Thank you guys and see you again. Bye!